Si Naoya Inoue ay isa sa best pound for fan fighter sa buong mundo sa kasalukuyan at patuloy pa din dumadami ang kanyang fans lalo na sa United States. Ang atensyon para sa Japanese fighter ay lalago pa dahil ngayong paparating na Sabado, magaganap ang WBA, IBF at The Ring bantamweight title defense niya laban sa isang Filipino fighter na kilala bilang Michael Dasmariñas. Magaganap ito sa Las Vegas. Makikita na naman sa Virgin's Hotel Las Vegas ang The Monster na kung saan pinatumba niya ang Australian na si Jason Maloney noong October 31. Ang 28-year-old na Japanese Monster ay naging champion ng Pioneer Organization simula pa noong May 2018. Nakamit niya ang kanyang title matapos ma-knockout ang British professional boxer na si Jaime McDonnell at nadepensahan niya ito ng 3 beses. Ang pambato ng mga Pilipino na si Michael Dasmariñas ay isang mahusay na fighter, ngunit ito pa lang ang kanyang unang World Championship fight. Hindi pa siya natalo simula noong 2014, karapat dapat siyang maging challenger ni Inoue. Siya rin ay 28 years old, madami siyang makuhang experience sa laban na ito. Ang event ay organized ng Top Rank Boxing at magkakaroon ng maraming promotional activities. Sa Friday, magtitimbang na sila para umabot ng 118 na weight limit at para makapaghanda na sa paparating na bakbakan. Si Naoya Inoue ay undefeated, may 20 fights kasama na ang 17 knockouts. Si Dasmariñas naman ay may 30 wins, 2 losses, 1 draw at may 20 knockouts. Samantala, napansin ni Inoue na siya ay nasa kanyang kalakasan at maaring patungo na naman ito sa rematch nila ng WBC bantamweight champion na si Nonito Donaire. Si Nonito Donaire naman ay gustong maging undisputed bantamweight champion na sa kasalukuyan si Inoue ay may hawak ng WBA, IBF at The Ring belts. At ang kababayan naman na si Janrel Cuadro Alas Casimero ay may hawak ng WBO belt na mapapalaban sa WBA regular champion na si Guillermo Rigondo. Si Nonito, the Filipino Flash Donaire, 38 years old sa kasalukuyan, ay bumalik sa championship circle mula nang makuha ang 4th round knockout laban sa unbeaten na si Nordin Ubaali. Tinalo si Donaire ni Naoya Inoue sa kanilang salpukan noong November 2019. Naretain ni Inoue ang kanyang IBF at The Ring title at nakuha ang WBA title ni Donaire. Ito ay para sa World Boxing Super Series Final sa Bantamweight Division. Bibigyan ko ng credit si Nonito Donaire sapagkat ang kanyang ability ay patuloy pa rin umaangat lalo na sa stage ng kanyang karyer sa kasalukuyan, sabi ni Inoue sa BoxingScene.com. Siya ay may magandang performance at natutuwa akong makita ang kanyang performance laban sa isang world champion. Nakikita ko dito ang kanyang hard work at determinasyon sa pag-iinsayo. Siya ay talagang patuloy pa rin sa pakikipaglaban, dagdag pa ni Inoue. Hindi na dismaya si Donaire sa paghihintay sapagkat siya ay 4 division titleist siguradong maging Hall of Famer at sa throwback performance niya for becoming 3 times bantamweight champion, darating ang panahon na si Inoue ay magbabalak para maging undisputed champion at maaari niyang labanan ang Pilipino na si Janrel Cuadro Alas Casimero na may 30 wins, 4 losses at may 21 knockouts. Natanong si Inoue tungkol sa rematch nila ni Donaire. "Not at all," sabi ni Inoue sabay tawa. Bumalik na daw si Donaire na maging champion at salamat daw sa hard work nito, dagdag pa ni Inoue. Parang wala pa yatang planong bibigyan ng rematch ni Inoue itong si Nonito Donaire. Malalaman lang natin yan sa pagtatapos ng salpukan ng Inoue vs. Dasmariñas. Salamat sa inyong suporta sa mga kapwa kong seaman, mga OFW at mga boxing fans. O shoutout sa tanang mga Bisaya Boxing Fans Channel nato ni Bay. Mag-iwan na lang kayo ng comment, like at subscribe.